Good morning mga bossing, for today's video. So magtatanim tayo ng talong. Kung alam nyo yung talong na inaraw-araw, no? Yung mga bilog na kulay green. So magtatanim tayo ngayong araw na ito. So ito yung tataniman natin ngayong araw na ito. Itong bakanting lote dito sa ating tabing bahay, no? So kung makikita nyo, may mga tanim siya na kamote. Tapos yan, medyo madamo pa siyang tingnan. So lahat ng yan ay ating lilinisin. So sa time na ito ay nilinis muna natin ito ng mabilisan. And then yan, matapos nating linisan, makikita nyo talagang napakalinis siya mga bossing. So makikita nyo may naka-rolyo pa na ano dyan, na net. Makikita nyo may mga manok-manok pa dyan, no? So yun yung tabi ng ating bahay, no? Yung bakanting lote natin sa kabila. So yan, napakalinis na yan mga ka-agri, no? Maya-maya lang ay tataniman natin ito ng talong. So makikita nyo, inihanda na natin dito yung mga talong natin na seedling. So yan, no? So yan yung pinunla nating talong nung nakaraang buwan. So akala nga natin dyan ay hindi siya sisibol, no? Dahil matagal na yung binhi natin. So makikita nyo naman mga ka-agri, no? Talagang magaganda yung binhi ng ating talong. So yan, siya yung ating itatanim dyan. At syempre yan, naglagay tayo ng linya o yung makikita nyo yung tali para kung sa ganun ay maging maganda yung linya nung ating pagtataniman. At hinukayan na natin siya yan mga ka-agri gamit yung ating panghukay, no? So yan, nilagyan natin siya ng tali para kung sa ganun ay tuwid ang magiging kalabasan ng ating mga tanim. So yan, no, nahukaya natin siya ng mga siguro nasa ano yan, no, 6 inches yung hukay natin dyan or 5 inches. So yun lang yung ginawa natin kasi nakaraan nating ginawa ay hukay lang talaga yung ginawa nating pagtatanim. Yung iba kasi dyan kinocultivate nila mga ka-agri, no? At yan na nga po ay itatanim na natin yung piraso ng ating mga binhing talong. Siyempre ayan ay binilog-bilog ko muna yung lupa niya para yung kung sa ganun ay yung kanyang ugat ay dumikit at hindi magkahuyag-huyag sa lupa. Para yung nutrients niya ay nandun pa rin sa kasamang lupa, mga ka-agri. So yun na ngayon mga ka-agri, no? Naitanim natin lahat yung ilang piraso ng ating binhi na talong. Kung mapapansin nyo mga ka-agri ay ilang piraso lang ito, siguro nasa 20 piraso ito. So malaking bagay na yan. At sa part nga na ito mga ka-agri ay maglalagay tayo ng anaa, yung pampa-grow ng ugat niya, no? Para kung sa ganun ay mabilis yung paglago ng ating ugat mula sa lupa ng ating mga tanim. So naglagay tayo dyan ng isang kalahating takip lang. So matapang na yan. So dapat ay 4 tablespoon ang ilalagay natin sa 16 liters na tubig. So yan ay tinapangan na natin para mas lalong epektibo mga ka-agri. And then saka naman natin siya ididilig sa mga tanim nating talong. So ganyan lang, no, kunti-kunti lang yung ilalagay natin sa puno ng bawat tanim natin na talong. Siguro dun sa 20 pieces na talong ay nakapagtimpla tayo ng 2 galon ng ating anaa.
So hanggang dito lang mga kagri, at bibigyan ko na lang kayo ng update.